Hey guys, binta ko po nung July 31. And then ito namang isa ay August 1. Ayan, kasama na po ito. So, yung bills lang po ito mga kasari, ang yung mga barya ay bukod pa po yun. So, ito yung mga bills lang po. So, bibilangin ko ito dahil may paggagamitan po ako. Okay? So, kapag benta talaga, no, more on 20s talaga. Sa, eh, kung 1,000 sana lahat, no. Pero pwede ba yun, 1,000 lahat? Walang ganun. Happy ang inyong tendera! Kumikitang pangkabuhayan! Hindi guys, ito po ay hindi ko po pinagmamayabang ha. Dahil gusto ko lang pong ma-inspired po ang lahat sa atin, di ba? Kasi normal naman na, na may pera ang tindahan eh, di ba? So para po sa kaalaman ng iba na ako, nag-umpisa lang din po sa maliit na puhunan. Pero dahil sa pagsisipag at pagtsatsaga ko, eto, nagbibilang na ako. Kung dati hindi, ngayon nagbibilang na, char! So, sa 20s muna tayo guys, kung ilan ito lahat. Lahat na po ito ang bills guys, nagsama-sama ko na. Bukod pa po doon sa mga baryang 5, 10 at piso. So, to plus 18, 68 pieces. 68 pieces guys na tig 20s. And then 16 na 50s. Teka lang, i-calculate natin kasi hindi tayo masyadong magaling sa memory. Baka makakalimutan natin. So 68 times 20 ay may 1360. 1360 50, oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo nakalimutan ko na eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 16, no? 16 pieces. 16 times 50, 800. So 1360 plus 800 equals 2160. Ayun. 2160 lang ito guys, so pero ang dami, 'di ba? 20s lang kasi. So 25 pieces na tig 100. So ibig sabihin 25 plus 25 plus 4,000. 1 2 3 4 plus 4,000 equals. Ayun. Maliit lang po. Tumuta lang ko siya ng 8,660. Kasi guys, yung benta ko nung July 31, pinamili ko ng frozen food ng halagang 3,000 'yon. O diba? So ibig sabihin nabawasan na. And then bukod pa po yung mga coins na 5 piso, hindi ko po binilang. So siguro kung sumahin guys ay abot din ng 15,000. Mga ganun siguro. So kaunti lang po siya, no. Ito lahat, dalawang araw na benta. Ang natira lang po ha, 8,660. And then ito naman guys ay sahod ni Mister 29,000. Ayan. Hindi ko na po bibilangin kundi 29,000 po ito. Sahod niya noong katapusan noong July 30 plus may kaunti pa pong natira sa kanyang ATM, winidraw ko na po lahat. So halagang 29,000.
So 8,660 plus 29,000 equals, mayroon na tayong 37,660. Okay? And then ito guys, ito. So, bilangin natin ulit kasi nakalimutan ko na kung magkano ito. 1, 2, 3, 350, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13,500. I-plus natin. Plus 13,500 equals. So, mayroon na tayong total na 51,160 pesos. Okay? So, ang kabuuan lahat guys ng perang hawak ko ngayon ay 50,160 pesos. Malinaw naman po, di ba? Hindi na kailangan ng ating ring light. Tsaka, dun sa ring light, madagdagan lang naman ang ganda ko dun. Joke! Itchos! Magseryoso na nga po tayo. Ayan. So, guys, itong 13,500, ito po ay pera ng paluwagan namin dito sa place namin. Ang mga miyembro ay ang aking mga kapitbahay. So, meron po kaming paluwagan, mga kasari, na 20 pesos a day. Pero guys, ito po ang tinatawag talaga na paluwagan as in. Kasi po, kung kailan lang gusto maghulog ang miyembro, okay lang. So, ito nga po, nakakaipon ako ng 13,500. Ito na lang po ang nahawak ko. Dahil guys, mula nung January 1 ang umpisa namin, the rest na pera ay pinapautang ko. At pinainteresan ko ng 10%. Exclusive lang din po sa mga miyembro. Kaya guys, samantalang hihiramin ko muna siya, gagamitin ko muna. Saglit lang naman to eh, mga ilang araw lang makabenta ako, maibabalik ko din kaagad. So, intro coming up! Dahil nagbibilang tayo ng pera at i-share ko na rin po sa inyo guys kung para saan itong perang ito. Please keep on watching dahil marami po kayong matutunan dito. Maaari nyo pong i-apply sa inyong mga sarili ang sarili kong diskarte at pwede nyo rin pong mapagkuhanan ng ideas. Dahil sabi nga po, hindi lahat ng diskarte ay applicable. Okay? Ang totoo niyan guys, malaki ang perang ito dahil ang kailangan ko lang talaga is 44,000 lamang. So, mayroon tayong 51,160 minus 44, magkano ang natira? So guys, ito na po ang natira sa 50,160 pesos minus 44,000 ay mayroon na po akong natirang 7,160 pesos. Okay. Guys, ang kailangan ko is 44,000. Pero dahil August 2 na po ngayon na dapat ang upa ko po sa bahay ay August 1, so ibig sabihin late na ng isang araw. Pero okay lang yon kasi po malayo yung may-ari. So ngayon, tumawag kayo ng umaga dahil hindi nga po makapunta, i-Gcash na lang ko daw po. So ayun. Ang upa ko po guys dito sa aming bahay, kasama na nga po itong tindahan, ay 7,500 monthly. So, ang natira sa ating pera ngayon, is 7,160 na lang. So, ibig sabihin, short. Okay. So, walang problema yan dahil marami pa tayong barya. May tigli 5 piso tayo dyan at saka tigsa 10. Siguro kung bibilangin ko ito lahat-lahat guys, ay aabot din naman ito ng 3,000. Dahil ito, ipapasilip ko po sa inyo para kayo ay maniniwala. Ang aking tigpipiso almost mapupuno na po. So ito guys, isang pitchel, puro 5 po yan, 10 at 20. Siguro, nangalahati na po siya oh. So siguro kung bibilangin ko to makakuha siguro ako dito ng 1,500 o kaya mga 2,000. So itong isa naman, dalawang araw ko nga pong benta ito hanggang ngayon, hindi ko pa rin po nailagay sa kanya-kanyang lagayan. Na yun nga ang tigpipiso at dito naman dapat ang 5. Dahil ito guys, ang lagayan ko ng 20 at saka 10, pero hindi ko po naisalin. Ayan, na walang laman. Ayan, hindi ko po naasikaso. Siguro kung bibilangin natin ito guys, sabi ko nga kanina, ay aabot siguro 3,000.
Eh, magkano lang naman kulang ko para makaupa ako sa bahay? Kasi mayroon na tayong 7,160 pesos. So, sa makatuwid, mayroon na lang tayong kulang na 340 pesos lang. So, di ba? Kayang-kaya sa ating mga barya. Kuhang-kuha ko na ang upa. Okay? Eto na nga po, guys. Sasabihin ko na po sa inyo kung para saan talaga ang perang ito. Ang 44,000, guys, ay i-full fade ko na po. I-full fade. Fade ang arte. I-full fade ko na po sa aming in-invest na lote. Ayun. So, mayroon po kaming lote na in-invest sa probinsya namin na nagkakabalance na lang po ng 43,000. Pero ginawa ko pong 44, gawa nga po, guys. Malapit po kasi sa city ang loting iyon. And then, yung aking kapatid na mag-asikaso pupunta dun sa office para magbayad, ay syempre, pakonsuelo ko na po sa kanya, guys, yung 1,000. Dahil malayo pa po ang kanila. Magagastos pa siya ng gasolina. So, bukid po yung amin doon po sa bahay ng kapatid ko, and then pupunta pa po sa city upang magbayad nga po dito sa 43,000 na kabuo ang balance ng lote na binabayaran namin. Na guys, dapat matapos siya sa November pa. Pero dahil madiskarte ang inyong tender, ang all around Trahabadora, may pera naman akong hawak ngayon, bakit hindi ko pa abayaran na lahat? Para sa sumunod na buwan, wala na akong ibang intindihin. At hassle po kasi, guys, kasi monthly po kaming nagpapadala doon kay kapatid ko. So nag-monthly kasi siya, guys, ng 11,375 pesos. Yun po yung monthly niya. Dahil ang kabuuan ng lote is 190 pesos. So, inumpisahan ko po siya, guys, noong November 2020. So, last year ago lang. Na dapat matatapos din sana nitong November 2021. Pero nag-usap nga kami ni Mister, bakit hindi na lang natin i-full paid na lang? Total, kaunti na lang naman. Ganyan po kasi, guys, talaga ako dumiskarte hanggat may pera pakikinabangan. So, ganyan po ang diskarte ko, mga kasari. O, isa po yan na sinasabi ko po sa inyo na nakapag-invest ako nang hindi nag-iipon. Guys, marami pa po akong iba't ibang sistema sa diskarte. Soon, i-share ko rin po yan sa inyo. Okay? So, medyo mahaba-haba na po ang video nating ito. So, tapusin na natin. At nang sa ganun ay, magawa ko naman yung ibang gawain ko. Hindi yung puro dakdak na lang din eh. So guys, kung bago pa lang po kayo sa channel kong ito, please subscribe! Again, it's me, Jopa, yung inyong tenderang all around Trahabadora! Thank you for watching! Bye-bye! See you on my next vlog!